Yan, so paalis tayo. Magpaparehistro tayo. Pupunta tayong PMBIC sa LTO, sa Quick dito sa LTO Angeles. Tingnan natin kung makakarehistro tayo. Sabi nila hindi na ganun kaarte katulad yung pinagkakaguluhan sa internet na kung ano-ano na lang nire-reklamo ng PMIBC o ng Quick. Hindi, nagpapasa yung mga sasakyan, walang nakakapag-rehistro. So, check natin ngayon yan kung makakapag-rehistro tayo, guys. Kung gaano kaarte, isasama ko kayo sa video. Tignan natin para lahat aware. Yan, guys, malapit na tayo sa ito na pala yung LTO. Dito na yung LTO. Yan, dyan. Nasaan na yung LTO? Ayan yung LTO. Andito yung Quick. Quick. Ayun na yun, may mga pumapasok na. Ano ba yan, guys? Kala ko maaga ako. So, ayan, Quick. Uy, pangalawa tayo. Pangatlo, pare. Pangatlo, si Quickers. Boom, boom, boom. Ayan, dyan. Yan yung PMBIC. Yan, guys. So, mauna natin the drive is Fortuner, pare. Na Fortuner na 2013. Yan, papasok na natin kasi hindi alam i-drive daw nung nagre-registro. Yan. Ayos naman. Ganda rin, pare. Ayos. Ayos itong 2013 na Fortuner. Yan po yung guidelines including yung prices. Yan. Bali yan yung ating Fortuner na 2013 kanina. Ganda rin. Okay din sa loob. Malinis naman. Ano po? Bubuksan na nila yan. Sige po. Yan, so let's take a tour. Tingnan natin, yan yung LTO office tsaka yung office ng Quick kung saan kayo magbabayad tsaka kung saan i-check ng LTO tsaka registration ng LTO din. So yan, meron silang insurance na rin. Dyan na rin yung lobby. Dyan naman, yan yung mga monitor. Dyan nakikita yung results ng test mamaya na ipapakita. So iti-test nila yung brake, yung suspension, ERP. Yan, guys. So nandito na tayo sa Quick. Dito yung PMBIC. So ayan yung CRB natin, number 1. Number 1 yan. Limang kabilang yung Fortuner. Ayos, no? Boom, boom. Nga pala, guys. So nandito na rin yung LTO. So after nung check, may insurance na rin, tapos may LTO na. Ito nga pala, may libreng pa kape. No, libreng pa kape, guys. Ta-da! Yan, so first process natin is magbabayad tayo nung check-up, which is 670 sa, yun yung PMVIC. So after nun, iti-check yan. Ito yung first step. Makikita nila yung pangilalim. Iti-check na rin yung suspension, yung ball joint, CV joint. Dito naman, yan dyan, yung first step, yun yung para sa shock. Yung pangalawa, nasa gitna, yun yung sa braking. Okay. Yung pangatlo, ito susi na. Speed. Ganyan mo na karela? Gulong, kung wala lumalagutok or something. Ito test nila lahat siya ang patest nila. Pabutan yun eh. Yan dyan, so nakikita nyo, hindi masyadong kita pero nag-up and down yan ng mabilis para ma-check yung shocks. So very high tech. Makikita rin yung result sa screen, pakikita mamaya. Hindi yung pakiramdaman lang tapos manghuhula sila. So meron tayong screen para sa results. Actually, guys, maganda yan para sa ating mga kotse kasi at least alam mo na safe at road worthy yung sasakyan mo. Hindi yung titigil ka sa daan tapos hindi naanda. Yan, yung pangalawang step dyan, paanda rin tapos biglang ibibrake. Dyan makikita kung ilang percent pa yung braking system mo kung walang leak.
So dyan, napaka-effective niyan, napaka-importante niyan para sa daan. Yan, so next step na tayo. Dyan, iti-test yung speedometer doon sa pangatlo. Pero mamaya, check muna kasi yung sa likod, yung brake, yung suspension sa likod, tas braking din sa likod. Pero yung third step, yung pangatlong itim na may parang roller, yun yung ating para sa speedometer, yung gulong mo, walang lumalagutok pag bumibilis. Yan guys, nakita nyo, iti-test yan, harap likod. So yan yung para sa likod. Ayan ako, nakita nyo ako nag-up and down. Sinetest yung shock nyan. Kung hindi ba maglilik, or kung walang lumalagutok, or kung umaunder pa yung bounce nya, na yung sasakyan, hindi kasama nagbabounce. Same process nung ginawa sa harap, gagawin din sa likod para sa braking system. At sa handbrake. So pati handbrake nyo matitest. Katulad yung CRB natin, medyo mababa yung handbrake. So, i-recommend nila na ipa-adjust nyo yun. So yung sa akin, napa-adjust naman na. So actually kung titignan, parang pre-checkup na rin. Napaka-importante nito, lalo na kung pinandedaily at pinambabiyahin natin yung sasakyan. Yan, so nakita nyo, nasa pangatlong step na siya. Tetestingin yung speed ng gulong dyan. Tsaka yung speedometer. Alam ko yung speedometer sa harap. Pero yan, yung sensor niya sa harap. Pero yan, nakikita nyo yung speed niyan. Mache-check yan. Kasi minsan may mga, kung may suspension problems, yung kung high speed ka na, yun, makikita kung naglalagot o or something. So, ayan si Shannon. Che-check na siya. This is it guys. Tangin na guys. So may nag-check dun sa baba. Check lahat ng pambaba niya. Yun ang pinto. Ayun pala yung daan para pupunta sa baba. Ayun yung daan papunta sa baba. So lalabas siya dito. Ah si kuya. Antayin na rin guys. Doon yata sa kabila nagpunta. Ayan, makita natin siya dyan. Hintayin natin. Ayun siya. Hello! Ano yung emission? Boom, boom, boom. Emission, emission, emission. Yan guys, so i-check nila lahat, including yung ilaw, yan, bawal. Tandaan nyo, bawal pala yung park light na iba yung kulay. So dapat yellow or white din lang siya, katulad ng headlight. I-check nila lahat yan, yung inyong chassis number, engine number, yung mga brake light, yung plate light, yan, dapat kompleto lahat. So mini-make sure lang nila na road legal yung sasakyan, which is good. Maganda yun para sa atin. Oo, medyo gastos kung may papagawa, katulad ni Shannon. Pero, at least makikita nyo lahat yung problem niya. Hindi yung pagka nasira na, tsaka nyo palang iaayusin. So, kumbaga, preventive maintenance na rin to. Which is really good, para hindi kayo namumblema sa daan at reliable yung sasakyan nyo. So, certified technician naman lahat yung mga yan. Tapos, hindi naman sila yung gagawa. So, ipapagawa nyo pa rin sa mekaniko nyo. Or kung saan kayo nagpapagawa. So, sa parang pinaka-check-up lang sa kanila and suggestion. So, hindi totoo yung sinasabi na napaka-arte ng PM. Ba tayo, guys? Ayan na sinasabi. Sabi ito dito siya. Pwede ko pong i-video? Sige po, sige po. Para makapakita ko rin sa asawa ko. Oo. Saan? Gasket po siya. Saan po siya niyan? Ito, ito, ito? Sa machine. Sa makina mismo po. Ah. Oo nga, may bumabasa siya. Ayan. Uy. Saan po yun?
Ah, ito na. Oh, engine oil nga. Engine oil. Ang gasket ko siguro. Hindi kaya mahal pagawang ganun, kuya? Hindi naman po. Yung mga pang mga busing nyo, okay naman po. Napagalawin natin. Naka-handbrake po siya. Opo. Huy! Hindi tayo maipit. Hindi tayo maipit dito, kuya. Naka-design po talaga. Ah, naka-design. Naka-design po talaga yan. Atakakot ako eh. Yan po talaga yung purpose niyan. Nakikita po yung mga busing niyo kung... Ang galing na. Ball joint. Basta hindi ako maipit, kuya. Hindi po. Okay, basta hindi ako maipit. Eh, nagagaling po dun yung dito sa... Saan po, kuya? Para alam ko pag sinabi ko sa mekaniko. Sa makina po siguro. Madami eh, no. Meron dito eh. Saka pa-check niyo rin po yung ano niyo, yung ano pong sasabihin ko? Bolting po kasi yan eh. Pero palagay ko sa gasket po yan, gasket po ng ano, gagaling po sa makina niyo eh. Sige po. Sige nga kuya, pa ilaw. Ah, hindi. Ito tubig. Oh, ito tubig po. Sa aircon. Eh, pero yung hinawa ko kanina, brown eh. Opo, opo. Yan. Oh, ito, ito, ito. Ito. Hindi, ito brown eh. Ito engine oil ito. Opo. Yan guys, sander na. Yan, so sa mga kaka-kaka po, na walang pumapasa sa PMVIC. Sa napakaganda po ng system nila. Hindi po ako binabayaran para sabihin ko. Na experience ko lang ang gusto ko. Check sa mechanic. Para sa mga katulad ko na kinabahan na baka hindi na ma-restrain sa sakyan natin. And bounce, bounce. Bounce, bounce. Next step. Boom! Nawulog na guys. Dino run. Brake lang wala. Kala ko dino run. Ganda ng wheels ko guys. Brake. Nice. Suspension. Dito suspension. Yung kanina. Yung gitna. Speedometer. Brake po yan. Ah, sa brake. Tapos yung speedometer. Okay. Kaya dito mas mabilis sa dulo, no? Ito ang brake ko, tsaka parking brake. I-test niya po. Kung... Kaya kanina parang gumaganon, naka-handbrake, no? Okay. So yan, dyan dyan nakikita yung result, no kuya? Meron silang machine. Maina? Meron accurate na nagtetest. Opo, alam ko naman adjust yung sa handbrake. Yung mga basic alam ko naman gawin yan. Para alam natin na okay. Pero yun yung katulad yung sinasabi nyo kanina, ipapagawa ko yun. Marami po sa atin. Yun hindi ko na alam pakialaman. Pero may ganun pala, may meter, no? Para na-check natin. Na okay tayo mag-drive naman natin. At daily sa daan. Again, hindi po nila ako binayaran para sabihin lahat to. To be clear lang. Nagpapapalit na yung brake pad, gano'n? Based on experience lang, sinatakot ako dati. Ah, sa handbrake. So, yan. So, pag okay naman dyan. Po lahat. Makita nyo rin. Handbrake yung mahina. Tapos yung lahat ng recommendation nila. Yun, konti-konti ipapagawa ko. Kasi hindi naman lahat tayo ipapagawa ko.
Ano naman dito, guys? Stick. Danan. Emission na niyan, no, boss? Dito po, totoong emission. Hindi po yung picture-picture lang. Emission time. So, makikita nyo rin na at least, hindi natin nasisira yung mother. Hindi naman sa kung ano, pero kasi nanak din ako. Gusto ko na may dasnan pa sila after. So yun, pang muffler. Tapos ito pang ilaw. Yan, ilaw po. Pero rin po na kung yung para? Para pa naman po yung rigging po ng ilaw? Yes, sound. Ah, sounds. Yung mga naka-muffler, yung DB, yung ganun. Yung parang sa motor. Opo, nakagawa na po. So yan yung LTO office. 9 o'clock nag-i-start. Ako napakaga ko kasi yan yung napakalamig, may aircon, relax yung mga upuan, maganda, makapanood kayo ng movie, naghihintay. So yan, nakapagparehistro naman tayo. Oo nga pala guys, yung 2600 na check ng LTO, wala na yun, bago na yung system ng PMBIC. Mag-register kayo sa LTO, yan may portal na. So dyan na natin, tapos yan, siyempre pag registered na, makakapasyal na kayo, makakain ng masarap. Walang problema sa daan kung may mag-check man. So, napaka-importante na ayusin natin yung ating mga sasakyan. Again, hindi po totoo yung sabi-sabi na walang nakakapasa sa PMBIC.